Habang nangyayari ang walang habas na pagsalakay ng Russia sa Ukraine at palitan ng pampasabog at ingay ng mga baril, hindi alam ng marami ang mga banta at pagpasok ng mga komunistang mga Tsino sa mga teritoryo ng Pilipinas pati sa Taiwan. Alam natin na ang China at Russia ay halos dikit ang bituka dahil ang dalawang ito ay magkasanggang dikit. Sinimula ng mga tropa ng US at Pilipinas noong mga nakaraang araw ang malakihang pagsasanay sa militar bilang pagpapakita ng lakas, habang ang China ay lalong nagiging mapanindigan sa pinag-aagawang South China Sea, habang ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay nagpapatuloy. May 3,800 mga Pilipino at 5,100 Amerikanong tauhan ng militar ang magkakasamang nagsasanay sa isang pinakamalaking pag-ulit ng balikatan, taunang ehersisyong militar. Ang mga pagsasanay ay isang tanda ng 71 taong gulang na alyansa ng kasunduan at nasubok marahil sa pagpapaalis ng Pangulong si Rodrigo Duterte sa mga Amerikano at patatagin ang mas malapit na ugnayan sa China. Sinabi ng General ng Amerika na si Jay Bargeron na ang mga pagsasanay ngayong taon ay maglalayong pausayin ang seguridad at mga kakayahan sa pagtatanggol at ang kahandaang tumugon sa anumang krisis sa anumang panig ng bansa. Ang US ay tinuturing na komunidad ng depensa ng Pilipinas bilang isang counterweight sa China na nag-reclaim at nagmilitarisasyon ng mga artipisyal na isla sa South China Sea upang palakasin ang malawak na pag-angkin nito sa estratehikong daluyan ng tubig. Bagamat ang International Tribunal ang nagpasya noong 2016 na ang mga pag-angkin ng China ay walang legal na batayan, ngunit tinanggihan ng Beijing ang desisyon nito. Magsisimula ang mga laro sa digmaan isang araw matapos iulat ng mga Philippine Coast Guard ang isang close distant maneuvering incident noong 2nd araw ng Marso na kinasasangkutan ng isang barko ng mga komunistang Inche. Ang insidente ay ang 4th na mapanganib na pagmamaniobra sa halos 1 taon ng China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal na sinasabing karagatan ng Pilipinas. Ang teritoryo ay matatagpuan 124 na nautical milya mula sa kanlurang baybay ng Pilipinas at umigit kumulang 472 nautical milya mula sa pinakamalapit na baybay ng China. Inangkin ng Beijing ang Shoal noong 2012 matapos ang isang standoff sa pagitan ng mga Inchek at Pilipinas. Sinabi ng pamahalaan ng bansa noong mga nakaraang araw na ipinatawag nito ang envoy ng Beijing sa Pilipinas para iprotesta ang ilegal na paglusob ng isang barko ng Chinese Navy sa Southern Sulu Sea na hindi bahagi ng pinagtatalo ng South China Sea. Sinabi ng Beijing na ito ay isang innocent passage. Bagamat marami ang haka-haka, lalo na sa Partido Komunista at sa pagitan ng Pilipinas na may matinding katibayan, hindi pa rin natitinag ang China sa pag-angkin ng mga teritoryo. Hindi malayong mangyari sa bansa ang nangyayari ngayon sa Ukraine at Russia. Bagamat sinasabi ng Estados Unidos ang pagsuporta nito sa bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty 1951, ay hindi 100% na ito ay pananagutan ng mga kano. Kaya sa mga nakalipas na araw ay patuloy ang pagbabalikatan ng Pilipinas at Amerika. At ito ay mas lalong pinatindi. Dahilan ng pagsasanay ay ang paghahanda nito at pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang, at kung ikaw ay mayroong mga katanungan tungkol sa mga bansa gaya ng pinag-usapan natin ngayon ay magkomento ka lamang sa video na ito. At muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.